Samahan niyo ako reviewin ang mga art mats na to. If you don't, edi don't. Charot. So ito ay dalawang shop na pinabilan ko. Isa ay yung sa alcohol based marker na Touch Cool. At yung isang shop naman yung pinagbilan ko ng ito, ng fine liners at yung sketch pad na for markers. Dito sa mga alcohol markers, mayroon siyang free na sticky notes na limang kulay. Ito pa ito, may pa-freebie, no? Charot. At ang price nito ay 359 pesos for 80 pieces. Tapos dito mayroon siyang papel dito na parang gusumot na gusumot, no? At bukod sa gusot na, punit pa yung gilid-gilid doon. Tapos may free din itong white gel pen. At agad na napansin ko pagbukas ko pa lang dito ay itong mga yung leather niya o yung lalagyan niya. Parang may sira ganun. At mukha na siya lumang tignan. Araw, kahit dito sa mga gilid-gilid na ito, may natatagtag na parang leather part niya. Dito naman sa loob ng mga papel na ito, dalawa siya. Tapos ito ay parang scotch card. Itong dalawang papel na yan, illustration siya na pwede mong pag-drawingan. Kaso yun nga, gusumot na siya. Parang hindi na maganda pagkikulayan ganun. Pero kahit ganun, maganda naman yung drawing na nakalagay dito. Tapos boom, translation. Tapos ito naman yung parang siyang swatch card. Then may, ano siya, may QR code doon pero hindi ko pa ini-scan. Kung titingnan mo, over 80 colors ata yung pwede mo iswatch dyan. At ngayon, check na natin itong mga markers. Kasi ito naman talaga yung point. Ang kumakikita dito is ang dami niya talaga colors kasi 80 pieces to. Hindi po nakakulat na 300 plus lang to. Tapos 80 pieces na. Ang naging paborito ko dito ang kulay, itong dalawang to na Russian blue at saka itong royal blue. Kasi ang solid niya tignan ganun. So ngayon na-inspect natin yung alcohol markers, yung marker mismo. Dito sa harap ay nakalagay yung logo na Touch Cool, tapos barcode dito, then blank na dito. Matatanggal din yung taas niya. Yung takip. Hindi siya takip. Yung kung saan nakalagay yung code and yung color name. Tapos both ends ay merong code and color name. Naka-indicate din kung saan yung broad tip at saka itong fine tip. Pansin ko lang dito na yung mga fine tip lang yung may gray na line kapag sinasara. Katulad nito. Isa pang nalaman ko dito is kapag tinanggal mo yung takip, katulad ito. Tapos diba ano, pwede mo siya ilagay dito sa kabila. Hindi mo na kailangan ilapag pa kung saan kasi diba baka mawala. Sunod naman na itong needle tip graphic pen set. At ito ay fine liners. So i-unwrap muna natin. At ito ang madali na naman siyang buksan. Iaangat mo lang na ganal. Alagay sa harap yung needle graphic pen set, tas illustration, tas sa likod naman ay yung another information. Ito naman ay 9 pieces for 153 pesos. Ang mga grades na nakalagay dito ay 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, and 0.8 mm. At may kasamang isang brush tip. Nagwa-work naman as is. At ang panghuli naman itong Touch New Marker Sketchpad. A5 yung size at ganito yung comparison sa kamay ko. Ito ay 30 sheets. May butas sa tapat na to, ewan ko kung para mag-oxidize yung paper or para doon mo tatanggalin yung plastic. At ito ay nagkakalaga ng 115 pesos. At pagka-open ko dito, ang napansin ko agad ay dito sa babang part is yung nakatopi siyang ganun. Pero di naman ito makaka-epekto dun sa artwork na gagawin mo. Kasi pwede mo namang balik-balik. At manipis din to, siguro lalagyan mo talaga ng pang-ano sa likod. Para di mag-bleed through yung marker dun sa likod. Sa harap ay information, tapos illustration. Tapos sa likod naman ay plain na gray. So dito na natin isa-swatch. Isa-swatch yung mga markers na binili natin para matry na rin natin yung quality din ng paper at makita din natin yung quality ng markers. So ngayon, ito pa lang yung arrangement na preferred ko. Tapos nalagyan ko din ng swatch ng mga box at saka yung line para makita natin yung opacity nila. So unang marker pa lang yung swatch natin pero ang gulo na agad. Kasi pale green yung nakalagay pero yung kulay niya is more on yellow color.
Tapos pagdating naman sa markers, pagkakulong, pagkakulay mo pa lang, syempre maano siya, ma-saturated yung color kasi hindi pa siya tuyo. Kaya mapapansin nyo medyo ma-dark ganun or sobrang bright ng color. At ang napansin ko lang sa lahat ay lahat sila ay transparent, so maganda to sa mga layering for markers. At sa marker din naman, layering talaga yung kailangan, lalo na kailangan natin magkaroon ng iba't ibang variation ng colors. Meron din naman ibang colors dito na parang hindi tugma sa color name, katulad nga ng pale green na makulay dilaw siya. Tapos mamaya ko na lang ipapakita lang yung mga yon kapag natapos ko na ito iswatch. Tapos kada kulay ko, nilalagyan ko na din ng color names para hindi na rin ako mahirapan mamaya. Lahat naman ng kulay ay magaganda, hindi sila masyadong dull ganon. Tapos dito chill-chill ako na habang paswatch-watch ng mga ganito, tapos hanggang sa nung malapit na matapos may nawawalang isang kulay. Eh halos tapos ko na iswatch yung lahat, tapos nawawala yung iisa na lang kulay. Hindi ko alam kung kulang ba yung bigay sa akin o may nakalimutan lang talaga ako iswatch. Kaya yun, medyo kinakabahan ako sa part na yan. So yun, binilang ko muna yung lahat ng colors kung kompleto ba. Nagulo tuloy yung arrangement ng mga colors. Tapos yung saktong 80 siya, so may nakalimutan lang talaga ako iswatch. So kailangan ko ulit isa-isa yun para mahanap yung nawawalang isa. At buti hindi muna ako pinahirapan kasi kung konti pa lang yung nailililipat ko, nakita ko na agad siya. Ito, number 94 siya, tapos brown brick. So kompleto na siya. Saktong 80 na yung mga nakaswatch. Tapos next naman na itong kasama sa set. Ay, hindi siya, free siya eh. Yung marker na touch me. Kasi hindi ko alam dito na ano, na may fine tip pala siya dyan, tapos yung kabila ay bullet tip. So itatry din natin yan. At ito, isa naman ay yung white gel pen. At sa black marker naman ay nagwo-work yung both ends, which is yung bullet tip at saka yung fine tip. At dito naman sa white gel pen ay para siyang semi-opig, which is hindi niya sobrang natatabunan yung mga na kapag sinulat mo siya sa mga dark backgrounds ganon, na makikita mo pa rin yung parang kulay dun sa natakluman niya. Pero okay naman tong quality nitong white gel pen, yung pwede na ganon. At ngayon ay gagamitin natin itong mga tong para sa artwork demo ba yan? Tawag doon, for demo purposes. At ito, may ready na akong sketch nung i-drawing natin. いつかのページ書き殴った。
I'm not afraid to die.
Bago sa final result ng painting, dito muna tayo sa final thoughts ko. Yung pale green nga, ibang kulay, katulad din itong melon yellow, hindi siya mukhang melon yellow. Dark yellow na parang yellow ochre. Tapos yung marigold, alam ko maputi dapat to eh. Yun yung nakikita ko sa mga marigold. Tapos isa tong light orange at itong salmon pink. Hindi siya mukhang pink, mukha siyang ma-peach, ganun. Tapos yung iba dito ay yung skin white at pale pink. Sunod itong dalawang to na dark blue, light at pale blue, which is na mas kulay violet siya or lilac, ganun. Ganun din sa pastel violet at pale violet, purple. Parang ganun lang din na pink. Tapos itong isa pa, ice blue at saka turquoise blue, more on green type siya kahit dapat mas blue. Kasi wala mong ice blue at green, di ba? Tapos isa pa itong brown gray at saka olive green na kulay o yellow ochre. Tapos yung iba naman, hindi, okay na, ganun. Tsaka isa pa ng mga comment ko doon ay yung lalagyan niya, sira talaga. Tapos sa marker naman, marker paper, yun na, tagos talaga sa kabila. Kaya kailangan talaga may pang-tapal ka doon sa likod. At kinakita naman dito, halos bumukat na yung buong drawing sa pinakalikod ng paper. Pagdating naman sa fine liners, okay na okay siya. Wala naman akong problema doon. Salamat sa panonood.